Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Walang patid na pagtutok ng buong puwersa ng GMA News sa sitwasyon sa Bulkang Taal na nakataas pa rin sa Alert Level 3. Nasa Talisay, Batangas si Mariz Umali. Nakatutok naman sa mga high-risk area sa Laurel si Rafi Tima at sa Agoncillo si Salima Refran. At magbabalita naman po si Chino Gaston mula sa lungsod ng Tagaytay. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Daang-daang pamilya na ang napilitang lumikas bunsod ng pag-aalboroto ng Bulkang Taal. Dahil sa patuloy na banta, nag-ikot ang mga sundalo sa Laurel, Batangas na malapit sa Bulkang Taal. Ang panawagan nila, lumikas na ang mga residente bago kumalat ang dilim. Yan ang tinututukan ng live ni Rafi Tima. Rafi! Mel, Mike, Vicky, pasado alas 5 ngayong hapon nga ay nag-ikot ang ilang sundalo at ilang opisyal ng barangay dito sa mga coastal communities sa barangay Buso-Buso dito sa Laurel sa Batangas. Po na po sa isang safe na lugar. Pwede po kayong pumunta sa ating po mga evacuation centers na matatagpuan po sa San Gregorio Integrated School, sa Tikot Elementary School, Santa Maria Elementary School at San Gabriel Elementary School, ganoon din po sa Niugan Elementary School. Kaya pasuyo po, mangyari lamang po na disanin na po natin ang lugar na ito upang maiwasan po natin ang mas panganib po na idudulot po ng munang pag... Saan daw kayo mag-i-stay? Hindi po, saan kayo pag-alis? Yan nga ang ginawang panawagan ng mga otoridad kanina dito sa may coastal community sa Barangay Buso-Buso dito sa Laurel, Batangas. Sinadya itong ng mga otoridad dahil maghapon kanina naging abala yung mga mangiisda dito habang nananatiling tahimik yung Bulkang Taal. Ang iba ay sinasamantalang tahimik na sitwasyon para hanguin na ang kanilang mga alagang isda. Maghapong naghahabol ng oras sa mga mangiisdang ito sa mga palaisdang ito sa Laurel, Batangas na ilang kilometro lang ang layo ng main crater ng Bulkang Taal. Pagsapit kasi ng gabi, bawal na ang mga taong manatili sa lugar. Kagabi po, ang usapan sa LGU is yung mga may mga existing pang-isda, laman yung mga cage nila ay binibigyan po nila ng pagkakataon upang pakainin. Pero pagdating ng 4 p.m., kailangan nakabalik na po sila dito sa safety area. Kaya mga mangiisdang ito, napilitan na rin daw hanguin ang iba nilang isda kahit ang iba maliliit pa. Nang sumabog ang Bulkang Taal noong nakarang taon, wala raw kasi silang napakinabangan. Tinaas na ho. Baho. Madisgrasya pa eh. Kesa masayang. Kesa masayang ho. Maging mga fish dealer, doble na rin daw ang paghahakot ng mga hinangong isda. Baka hindi makabiyahe, hindi makapag-harvest pagka lumakas ang ng bulkan. So ngayon ba, sinasamantala nyo na habang tahimik pa? Oo, habang tahimik pa, sasamantalahin na namin ng... Sayang din, pagka naano ng bulkan sayang din, malaki din naman ang puhunan sa isda. Habang abala ang ibang mangingisda, ang grupo namang ito, naghahakot na ng gamit para mag-evacuate. Nasira raw kasi ang kanilang bahay noong nakaraang taon at natabunan ang kanilang mga gamit. Kaya ngayon, nag-iingat na sila sakaling lumala ang sitwasyon. Eh, pinalilikas po at level 3 daw po yung bulkan eh. So ngayon? Punta po sa ibaan, sa Rosario po. Isang barangay Buso-Buso dito sa Laurel sa mga lubhang napinsala sa pagsabog ng Taal noong nakaraang taon. Kita pa nga sa gilid ng kalsada ang halos lagpas taong tambak ng lupa na tumabon sa lugar na ito. May pre-evacuation na raw ang ibang residente nakatira rito. Pero si Mang Johnny, mananatili raw muna rito at makikiramdam. Piyakaroon doon po yung alindol po. Yun ang aming siyatakot ng lindol po pag nag-abot-abot. Ay, kami talagang aalis na. Sabi ng DSWD, target na unahin ang mga pagkain at tents para sa mga lumikas na pamilya. Initially, we are looking at mga 10,000 to 20,000 family food box na pwede namin i-post dito. Depende na rin yun sa warehouse o kaya yung papagtatayo namin ng mobile storage. Kakausapin din daw ng DSWD ang Department of Health para sa mga gamot, face masks at iba pang medical supply na kailangan ng mga evacuee.
Sa ngayon, Mike, ay may mga ilan-ilan pa rin tayong mga nakikitang mga residenteng narito. Pero aalis na rin na naman doon sila maya-maya. Puro mga kalalakihan na rin lang yung ating mga nakikita rito, yung mga bata at yung mga may edad, pati na yung mga kababaihan ay nakaalis na at nasa kani-kanilang ng mga kamag-anak o kaya ay nasa mga evacuation centers na para kung kailangan mang lumikas ay mas magiging mabilis na raw yung kanilang evacuation. Sa may talisay naman kanina, Mike, ay may nagtangka pa raw na mga mangingisda na magtungo doon sa kanilang mga binabantayang fish cages pero nasabat sila ng Philippine Coast Guard District Southern Tagalog. Hanggang alas 4 lang kasi ng hapon pinapayagan, Mike, itong mga mangingisda sa kanilang mga fish cages. Sa ngayon naman, itong Taal Volcano na nasa aking likuran ay nananatiling tahimik at least sa ibabaw ang hindi natin tiyak kung ano ang nangyayari sa ilalim ng bulkan. Mike? Maraming salamat, Rafi Tima. Mas kalmado ngayon ang bulkan, pero ang sabi ng FIVOX, hindi dapat maging kampante. Mula sa Talisay, Batangas, nakatutok live si Maris Uman. Maris? Mel, kung kahapon ay nagsimula na magpamalas na magmatic unrest ang Bulkan Taal, dahilan para itaas ito sa Alert Level 3, ngayon sa buong maghapon ay naging stable ang lagay ng Bulkan Taal. Pero hindi pa rin daw ito nangangahulugan na wala ng posibilidad ng posible pang mga pagsabog. Nagbuga ng maitim na usok na umabot pa sa 1,000 metro ang taas. Saka kumalat. Hanggang sa bumalot sa buong main crater lake. Oh my God! Nakuna ng video at mga litrato ng ilang residente ang aktibidad na ito kahapon. Kinagabihan, nagkaroon ng 4 na Friato magmatic burst at nagbuga ng hanggang 200 metrong plume. Kaninang umaga, ito na ang lagay ng main crater ng bulkan. Makikita pa rin ang maputing usok na umaakyat at namumuo mula sa bunganga ng bulkan. Pasado alas 10 ng umaga rin kanina, makikita ang tuloy-tuloy na upwelling. Nagbuga rin ang bulkan ng plumes na abot sa 3 kilometro ang taas, sabi ng FIVOX. Maghapong walang patid ang pagbuga ng puting usok ng bulkan. Minsan kakapal, minsan ninipis. So tuloy-tuloy yung digasing niya. Nagkakaroon ng upwelling, ng gas upwelling sa main crater na, at yun yung nag-generate ng steam plume na mataas. Active yung magma na yun na nasa shallow part ng Taal Volcano. Yun din yung nag-cause nung Priato magmatic explosion kasi nag-interact yung tubig sa magma dun sa mababaw na parte ng bulkan. Nananatili ring mataas ang sulfur dioxide emission na nasa 13,287 tons per day kahapon. Sa nakalipas na 24 oras, papunta raw sa direksyon ng Timog Kanluran ang ibinubugang mga gases o yung volcanic smog o VOG. Pero kung minsan, napupunta sa Timog Silangan. Kaya pinag-iingat din ang mga residente sa lugar ng Santa Teresita at Alitagtag, lalo't mapanganib ang matagal na exposure at paglanghap sa sulfur dioxide. Gayunpaman, hindi pa naman sila pinalilikas pa. Ang nananatiling nasa high risk ay nasa 5 barangay na Bilibinwang at Banyaga sa Agoncillo at Busoboso, Gulod at Bugaan East Shoreline sa Laurel na nasa 3 hanggang 4 na kilometrong permanent danger zone. Gayon din ang Taal Volcano Island na idineklara ng permanent danger zone at no man's land. Hindi pa naman daw nakikita ng FIVOS na magiging singlala ang sitwasyon sa pagsabog noong Enero 2020. Sa digasing na nakakalabas yung gas, so medyo nare-relieve yung pressure sa loob ng bulkan. At the same time, wala pa naman tayong tinitingnan na malaking deformation nga na posibleng may mga bagong intrusion ng magma na posibleng malaki na pwedeng magdulot generate ng mga malalaking explosion. Bagamat may naitalang aabot sa mahigit 20 volcanic earthquakes sa nakalipas na 24 oras at patuloy pa rin daw ito, may hina lang naman daw. Kaya wala pa rin indikasyon o parameters na itaas sa mas mataas na alert level 4 ang bulkan. Pero hindi rin naman daw nangangahulugang wala ng posibilidad ng mga susunod pang pagsabog. Pinag-aaralan din kung may kinalaman sa 4 na volcano tectonic earthquake kahapon sa Mabini, Batangas, ang pagsabog ng bulkan. Mel, tuloy-tuloy naman ang pagmamonitor ng FIVOX sa mga aktibidad ng Bulkang Taal at nagpapaalala sila sa lahat ng mga residente at maging sa local government unit na parating maging handa.
Siyempre siguraduhin din na naka-ready ang mga go bag at siyempre alalahanin ang pagsunod pa rin sa mga health protocol habang isinasaalang-alang ang kaligtasan sa posible pa rin pagsabog ng bulkang Taal. Mel? Maraming salamat sa iyo, Maris Umali. Nanumbalik sa ilang mga taga-Batangas ang bagungot ng pagputok ng Taal noong nakaraang taon. Dahil sa riwa pa ang naranasan nilang panganib, agad nang lumikas kaagad ang mga residente. Nakatutok si Darlene Kai. Dali-daling nagsilikas ang mga residente ng Laurel, Batangas matapos ang Friato magmatic eruption ng bulkang Taal kahapon ng hapon. Pinagkasya na lang ang kanilang sarili sa mga truck, jeep at iba pang sasakyan para lang madali ang makalayo sa high-risk areas. Volcanic smog o fog at minor ashfall daw ang naranasan dito, malayo sa makapal na abo at putik na bumulaga sa kanila noong 2020. Gayunman, bumalik daw ang bangungot ng naunang pagputok ng bulkan. Noong una nga, inabot na nga kami noong kumipulat, banggaan kami dito ng sakyan dito dahil sa putik. Nadala. Mahirap na. Isang aral na sa amin yun, na kung sakasakali, huwag naman mangyayari, nakahanda naman kami ngayon. Kaya ang pamilya ni Miguel dito na muna nagpalipas ng magdamag sa kanilang sasakyan. Idineklarang high-risk area sa Laurel ang Barangay Gulod, Boso-Boso at Lakeshore Bugaan East. Mahigit 7,000 residente ang apektado rito. Matagal na raw nakahanda at nakabantay ang mga residente. Ang pamilya mo buhis noong nakaraang taon pa nakaimpake ang gamit na bibit-bitin sakaling palikasin uli sila. Kami po ay na-alarma po sa Taal Volcano po sa buong bugaan ho. Ay, ito naman, nangyari na naman noong nakaraang araw ay puro usok pa ng usok. Eh, pag-asa nga ho namin ay hindi puputok ang bulkan. Pero kahit gaano raw kahanda, grabe raw ang pangamba ng mga residente. Natakot, lalo na senior na ako. Mahirap. Katalantuhod ko. Pag ako'y tatako, katalantuhod ko. Ilan lang sila sa halos 200 pamilyang nandito sa Tikob Elementary School, isa sa 5 evacuation centers ng Laurel. Nariyan na nga ang banta ng pagsabog ng bulkan, dumagdag pa ang posibilidad ng paggalat ng virus. Sa dami kasi ng tao at liit ng espasyo, hindi na nasunod ang physical distancing at ilang health protocol sa evacuation center. May magkakasama sa isang classroom. May magkakatabi sa pinagdikit na mga upuan. May magkakasamang naglatag sa isang maliit na stage. Marami rin ang walang suot na face mask. Natatakot ho, pero kami po ay nanampalataya na lang po kami sa Panginoon. Kung ano man pong bahala na si Lord sa amin. Talagang kailangan ho talagang bumakwit eh. Wala kaming choice na manatili sa aming lugar. At delikado ho talaga ang volcano. Sabi ng mga taga-LGU, naging prioridad daw na maialis ang mga residente sa mga high-risk na lugar. Pero nirespondihan na raw yan ng lokal na pamahalaan. Since itong mga barangay na to ay magsama-sama sa isang evacuation center muna. At ngayon nga po, inire-ready na ng ating MSWD ang tent para po sa bawat isang pamilya. Nag-set up na rin ang mga checkpoint sa iba't ibang bahagi ng Laurel, Batangas para mapigilang bumalik ang mga residente sa high-risk areas. Ang mag-anak na ito, uuwi raw sana sa bahay nila sa Barangay Gulod. Uuwi na sana ho, akala ko yung normal. Ibabalik muna ho, isusundin muna natin ho yung mga gusto ko nila para nasa maayos po, may kasama po ang mga bata eh. Pinabalik sila ng mga pulis. Hindi rin pinayagang makalagpas sa checkpoint ang dalawang ito. Mahigpit din ang pagmomonitor sa lahat ng mga aktibidad sa Taal Lake, lalo't narito ang pangunahing kabuhayan ng mga taga-Laurel. Ako po ay nananawagan sa aking mga kababayan na talaga hong sumunod ho at kailangan ko ang kooperasyon nilang lahat para po maisakatuparan natin ito o magawa natin ng maayos itong ating pong paglikas. Hindi po namin kakayanin ito ng mag-isa. Mula rito sa Laurel, Batangas, Darlene Kai, Nakatutok, 24 Oras. Sa isa pang high-risk na bayan na Agoncillo, nagsilikas na rin ang ilang residente ng barangay. Pero ang mga nag-evacuate, hindi na raw papayagang magpabalik-balik pa sa kanilang tirahan. Nakatutok doon live si Salima Reklam. Salima! Vicky, dito nga sa Plaza Elena Covered Court, nanunuluyan yung ilang pamilyang inilikas doon sa dalawang barangay, dito nga sa bayan ng Agoncillo. Sa ngayon, preemptive evacuation pa lamang yung pinatutupad. Pero sakali raw na lumala yung aktibidad ng bulkan, handa ang bayan na magpatupad ng forced evacuation.
Pababa ng bayan ng Agoncillo, kita ang puting-puti ng Volcano Island ng Taal. Namumuti ang paligid kasunod ng patuloy na pagliligalig ng bulkan at magkakasunod na maiigsing phreato magmatic eruptions kahapon. Nasa danger zone ang buong bayan ng Agoncillo dahil sa banta ng pyroclastic density current at volcanic tsunami mula sa lawa. Pero sa ngayon, sa barangay Banyaga at Bilibinwang pa lang ang preemptive evacuation. Nasa modular tent na sa evacuation center sa munisipyo si Lola Valeriana at apong si Andre. Taga-barangay Bilibinwang sila at apat na buwang nanirahan sa evacuation center at mga kaanak matapos masira ng mabigat na ashfall ang kanilang bahay nang sumabog ang bulkan noong isang taon. Natatakot na masira ang bahay namin. Wala ang asawa ni Lola Valeriana pati ibang kalalakihan. May pinapakain ho silang isda at saka may kambing ho kami doon. Sila ang mag-aasikaso doon. Mula sa tabing lawa ng barangay Banyaga, kita ang pag-ulan sa Volcano Island at ang pag-akyat ng usok. Tanaw rin ang mga mangingisdang pumalaot pa kahit pinagbabawal na. Kasi po, kailangan po dahil para po yun sa, ano, eh, sa mga pamilya po namin na ano, nagugutom po. Yun po ang hanap buhay lang, pinagkakitaan lang po namin. Ayon sa Agoncillo MDRMO, hindi napapayagan ang pagpapabalik-balik ng lumika sa kanilang mga tirahan. Kahit mas mahina rin daw kumpara sa pagsabog ng Taal noong isang taon ang nararanasan ngayon, kinakailangan pa rin maghanda sa posibleng forced evacuation. Pagdating po sa ganong sitwasyon, yun po, mayroon naman po tayong mga naka-standby vehicle po sa nasabi pong barangay, dun po sa Bilibinwang and Banyaga. At nandun na rin po yung atin ng PNP at saka po yung nakipag-ugnay na rin po yung atin pong Philippine Air Force at saka mga Philippine Army po. Nagpaalala naman ang Department of Health sa bantang dala ng sulfur dioxide at ashfall mula sa bulkan. Pwedeng makairita ang sulfur dioxide sa mata, balat at respiratory system. Maaari maging sanhi ito ng hirap sa paghinga, pagbigat ng dibdib, pag-ubo o pangangati ng lalamunan at ilong. Delikado rin daw ang ashfall lalo sa mga taong may hika, bronchitis o may emphysema. Kaya hanggat maaari ay manatili sa loob ng bahay ang mga nakatira malapit sa bulkan. At kung sakaling lalabas, magsuot ng dust mask o N95 mask, proteksyon sa mata gaya ng goggles at proteksyon sa balat gaya ng mahabang damit. Higit sa lahat, manatiling updated sa mga balita at sumunod sa mga babala o abiso ng PVOX at lokal na pamahalaan. Vicky, sa ngayon nga ay nasa 22 families yung nanunuluyan dito sa evacuation center sa sentro ng bayan. Pero may dalawa pang evacuation centers dun sa iba pang bahagi ng Agoncillo. Ayon sa MSWD, marami pa rin daw yung nanunuluyan dun sa kanilang mga kaanak. Ang sabi ng MDRMO, oras sa magpatupad na nga ng force evacuation, nasa 6,000 yung kinakailangan nilang ilikas. Yan ang latest mula nga dito sa bayan ng Agoncillo. Vicky. Maraming salamat sa iyo, Salima Refran. Mga kapuso, pati po ang pangungotong ay cashless o digital na rin. Kung naloko na, yan ang nabistong ginawa ng isang traffic enforcer na ngayon ay sibak na sa trabaho. Tunghaya natin ang pagtutok na ito ni June Veneracion. Kaliwaan ang karaniwang kotongan sa lansangan. Pero kakaiba ito, cashless. Bumasok na sir, yung ano? Ha? Bumasok na? Oo, nagano na siya, nakita ko na yung message niya. Nahuli kam ang traffic enforcer na ito sa Maynila na tumatanggap ng kotong money. Ang pangalan nun? Oo sir, oo. Ang nagbivideo ay ang driver ng truck na si Proseso Esteban Gonzalez na pinara ng mga enforcers sa Tondo, Maynila noong June 28. Kung ano-anong violation daw ang ipinatong sa kanya, tulad ng swerving. Ato, nag-alter lang sila ng pera. Ganito na lang. Pag-ano ka na lang, 5,000. Nagkatawaran hanggang umabot sa 2,000. Walang dalang pera ang driver kaya pinatawag daw siya sa kanyang employer. Kontakin na muna yung madam mo, sabi niya. Mabilis na kumalat ang video hanggang sa makarating sa Manila Traffic and Parking Bureau, ang opisina ng traffic enforcer. Kinabukasan, June 29. Terminated agad ang enforcer na kinilalang si Oliver Fernandez. O, inamin po ng aming enforcer sa kanyang sector commander na 2,000 ang hiningi niya. Nag-upgrade na ang pangungutong. Sabi ng MTPB, under surveillance na raw noon pa si Fernandez dahil sa pangungutong. Hindi lang matsyempohan.
Mula 2019, 56 na enforcer ng Manila Traffic and Parking Bureau ang natanggal sa trabaho dahil sa pangungutong. Totoong may mga tiwali, pero apila ng mga enforcer, huwag naman daw sana silang lahat husgahan dahil sa kasalanan ng ilan. Mas marami po talagang mabubuti, sir. Kasi ako po, katulad ko, hindi naman po sa pagmamayabang na 14 na taon na po ako rito nung sa serbisyo ko po, pero ni kahit minsan po wala po ako reklamo. Hindi naman po porkit nagkamali ang isa, lalahatin na. June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. Nakaposas na pero sinabunutan pa umano ng mga pulis ang lalaking inaresto sa Dingras, Ilocos Norte. Itinanggi ng pulisya ang paratang at iginiit na hindi nakuna ng video ang buong insidente. Nakatutok si Marisol Abdurrahman. Nakaupo sa gilid ng kalsada ang nakaposas na lalaking ito at tila nakikiusap sa mga lalaking nakapalibot sa kanya. Maya-maya pa, tumayo ito habang hawak-hawak ng isang lalaki sa likuran hanggang kapitan at hawakan na rin siya sa ulo at sa likuran. Inaresto raw pala ng mga pulis ang lalaki sa Dingras, Ilocos Norte. Ipinost ito ng kanyang kaanak sa social media. Ginawa nilang parang kakatayan na baboy, ma'am. Tapos nakapusas. Tapos sinabunutan daw pa sila. Kinumpirma ng mismong provincial director ng Ilocos Norte na inaresto nga ng mga pulis ang lalaki na kinilalang si Elpidio de los Reyes noong June 25. Giit ng Ilocos Norte PNP, lehitimo ang kanilang operasyon laban kay de los Reyes. Kasi monitored siya aside from his trade na nagbebenta siya ng illegal na baril, nagtitinda rin siya, nagmonitor din siya, na-involved din siya sa pagbebenta ng illegal na droga. Itinanggi ng kanyang ina ang paratang, pero minsan na raw sumuko ang kanyang anak noong 2016 dahil sa droga. Sabi pa ng pulis siya, pumalag daw si de los Reyes sa mga arresting officer. Kasi maliit lang yung pulis natin. So during the course of the arrest nga, naitap ang term pa nga nung inibisigahan natin yung mga kasamang pulis. Iwinasiwas niya yung kanyang arresting officer. So nagkaroon ng sugat yung ating police officer. Pero eventually nga, nasubdue siya. Sabi ni Abrahano, hindi kumpleto ang pinakitang video. Tapos na raw kasi magpambuno ang suspect at ang pulis nang makuha na ng video. Arestado na raw ito kaya nakaposas na. Sinasakay na siya sa supposed to be para madala na sa himpilan. Pero pinipilit niya na nagpupumiglas pa rin siya. Diba? Nakikita doon sa video, nagpupumiglas pa rin siya at pilit na tumatakbo palayo. So kailangan na hawakan siya ng mga pulis natin. Hindi po totoo yun. Hindi po siya lumaban. Paano lalaban ang nakaposas na po siya? Kaya hiling ng ina ni Dolores Reyes. Para sana mga pulis na nagbawa sa kanya na bumugbog, sinabunutan, tinatadya. Sa ngayon, wala raw nakikita ang Ilocos PNP na pang-aabuso ng mga pulis sa ginawang pag-aresto sa suspect. Gayunman, pinaiimbestigahan na rin daw ang nangyari. At kung sakaling mapapatunayan na nagkasala nga ang mga arresting officer, hindi raw ito kukonsintihin ng kanilang pamunuan. Marisol Abdurrahman, Nakatutok, 24 Oras. Arestado ang isang Pranses na wanted sa pang-aabuso umano sa ilang menor de edad. Ang suspect, nagpalipat-lipat na raw na iba't ibang bansa bago magtago dito sa Pilipinas. Nakatutok si John Consulta. Exclusive! Daang-daang tumulak ang mga tauhan ng PI Fugitive Search Unit sa target na bahay sa Antipolo City. Nang makuha na ang timbre sa kanilang importante, lumusob na ang mga operatiba. Nahuli habang nagbubukas ng kanyang tindahan ang French national na si Pascal Didier Guillot, 54 na taong gulang. Nagtangka pa pumasok ng tindahan ang dayuhan, pero mabilis siyang pinigilan ng mga ahente. By the virtue of the mission order, mission against you, but you're immigration commissioner. Listen to me first. You're under arrest. You have the right to remain silent. Ayon sa immigration, dati na raw nakulong si Guillot at wanted ngayon sa France dahil sa pang-aabuso sa mga minor de edad at iba pang krimen. Mula France, nagpunta raw ito sa Amsterdam, Thailand, hanggang sa magtago na sa Pilipinas noong 2019. The request stemmed from our French counterparts informing us that the subject has an outstanding warrant of arrest in France for rape cases on children. We immediately deployed FSU agents to conduct surveillance and casing operations. We finally located him in Antipolo City after days of stakeout.
Hindi na nagbigay ng pahayag ang suspect na dinala na sa detention center ng immigration sa Bigutan. Habang pinoproseso ang kanyang deportation, papalik ng France. Tinuturing natin itong mga ganitong foreign national na predators who go here and prey on the vulnerable, yung mga bata, lalong-lalo po, na kanilang tinatarget. So ang goal po talaga natin is ma-eradicate at mapigilan po ang pagpasok nitong mga ganitong uri ng foreign nationals dito sa bansa. John Consulta, nakatutok, 24 horas. Kumapal po ang tinatawag na volcanic smog o VOG sa bulkang Taal dahil sa ulan at dahil sa paglamig ng temperatura. Pero hindi nito napigilan ang mga turista sa lungsod ng Tagaytay. Nandun po ngayong gabi live si Chino Gaston. Chino. Tama ka dyan, Mike. Hindi napigilan ang pagtaas ng alert level status 3 ng bulkang Taal ang mga gustong magpalamig at mamasyal dito sa Tagaytay City. Galing pang Bulacan ang siklistang si Christian Ku at kanyang dalawang kaibigan. Hindi raw naging hadlang sa kanilang pag-iinsayo at sightseeing ang aktibidad ng bulkan. Matapos ang 6 na oras na pagbabike, relax daw muna sila sa malamig na klima ng Tagaytay. Mamasyal po. Nag-iinsayo po kami pag bike. Papalakas po. So hindi naman kayo natakot? Hindi naman po. Di rin napigilan ng mga motorcycle rider na itong dumayo. Bagamat ang ilan, di pa rin daw maalis na mangamba. Medyo natatakot pero okay-okay naman. Wala naman ding kaganapan. Ang mga restaurant at ibang negosyo hindi rin daw apektado sa aktibidad ng bulkan. Taliwas daw ng sumabog ang bulkan noong nakaraang taon na nagpaulan ng makapal na abo at putik. Gayunman, matumal pa rin ang negosyo dahil sa ipinatutupad na minimum health protocols bunsod ng pandemya. Bawal ang mga menor de edad sa mga theme park at restaurant ng lungsod. Normal lang po. Pati po yung pagpasok ng customer namin, normal lang po. Hindi naman masyadong affected. January kasi pumutok ang bulkan. Tapos nasundan ng pandemic. Okay. O, kaya nawala ng gano'ng tao dito. Saka ito katulad ngayon, nagbukas na nga po. Kaso bawal ang bata. Dala ng pag-ulan at paglamig ng temperatura ngayong hapon, kumapal ang VOG o volcanic smog na bumabalot sa bulkang Taal. Kita rin ang VOG sa mga mapupunong burol at bundok na parabang usok. Mike, bukod dun sa VOG o volcanic smog, no, sa mga ganitong oras din dumarating talaga dito sa bahaging ito ng Tagaytay yung napakakapal na fog o hamog na kasabay ng lumalakas na ihip ng hangin at maghapong pag-uulan ay nagdudulot ng malamig na klimang nagpasikat ng lungsod na ito. Mike. Naku, weekend ngayon, panahon ng pag-akyat ng mga mamamasyal dyan sa Tagaytay. Maraming salamat, Chino Gaston. Pagtanggap at pagmamahal sa loob mismo ng tahanan ang ipinakita ng isang tatay sa anak niya na miyembro ng LGBTQIA+ community. Todo suporta siya sa kanyang anak sa pagsabak niya sa mga beauty contest pa. Nakatutok si Athena Imperial. Bata pa lang, batid na raw ni Jojo Salomon na iba sa karaniwan ng hilig ng anak niyang si Joshua. Ang muna bata si Joshua, napansin ko na mahilig siya sa mga kulay pink. So when we buy things sa damit, of course, hindi ka naman madaling makahanap ng damit na panlalaki na pink. Pero basta yung mga mahilig siya talaga sa pink. When it comes to toys, nag-gravitate siya towards yung medyo feminine yung dating. So, kahit bata pa, I already had an idea. Pero sa halip na baguhin, buong puso niyang tinanggap ang pagkataon ni Joshua na kilala ngayon bilang Rika. All-out support pa nga siya mula sa pagsali sa mga beauty contest hanggang sa 21st birthday na nag-ala debutant si Rika. Kung alam nilang tanggap sila ng family nila, hindi kakayanin nila lahat yan. Yun ang pinaka-support nila. Yung family nila ay andun sa likod nila na handang ipaglaban sila. Love your children unconditionally. Whatever
he wants in his life. They are people like us, nasasaktan sila. Ito raw ang naging susi ni Rica para magkaroon ng mataas na kumpiyansa sa sarili at para maging bukas ang komunikasyon sa kanyang mga magulang. Lahat ng pinagdadaanan ko when it comes to heartbreak or everything else, I always opened up to him. Because of my support system, I was able to live my life free of judgment and fear. So I was able to express myself. Sabi ni Rica, naiintindihan daw niyang natatakot ang ilang magulang para sa mga anak na miyembro ng LGBTQIA+ community dahil sa diskriminasyong posibleng danasin. Pero malaking bagay raw na ang mga magulang mismo ang magbigay ng safe space para tanggapin ng isang anak ang kanyang sarili. That is the greatest act of love that you can give. Na, you know, yes, they do experience discrimination outside, but at least when they come home, they feel safe with you. You know, I hope for a future where we can, you know, that we don't celebrate this. I mean, yes, we do celebrate it, pero yung parang hindi siya kakaiba because it's normal. Athena Imperial nakatutok, 24 oras. Magsasagawa ng follow-up operation ng pinagsanib na puwersa ng FDA, NBI, AFP at PNP para hulihin ang mga sangkot sa illegal na bentahan ng bakuna contra COVID-19. Ayon po yan kay Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. Sabi pa ni Galvez, tukoy na ang lot number ng mga bakuna. Mariin din nilang kinokondena ang illegal na bentahan ng bakuna. Hadlang daw ito sa epektibong rollout ng National Vaccination Program at inilalagay rin sa peligro ang publiko. Kasunod ng kanilang investigasyon, sisiguraduhin din daw nilang mapaparusahan ang mga sangkot sa ilalim ng COVID-19 Vaccination Program Act of 2021. Kahapon, ang ibalita namin dito sa 24 oras, ang nabistong ilegal na bentahan ng nasa 300 dose ng bakuna contra COVID-19. Talaga namang pinag-usapan at gumawa ng ingay online ang pagiging bagong kapuso ng most sought-after actress na si Bea Alonzo. Kabilang sa mga sorpresang bumati sa kanya ay si John Lloyd Cruz. Makichika kay Nelson Canlas. Trending online kahapon ang pagiging kapuso ni Bea Alonzo. Kabi-kabila ang reaksyon ng netizens, pati latest vlog ni Bea. Pinusuan. Hello beautiful people. Welcome to my channel. Sa kanyang video blog, pinasalamatan niya ang mga sumuporta sa kanyang showbiz career sa loob ng 2 dekada. Binalikan din niya ang simula ng kanyang career mula sa pagsali niya sa beauty contest hanggang naging isang ganap na artista. Alam niyo ba kung sino ang kauna-unahan niyang ka-love team? Ito trivia, ang first love team ko ay si Tennis Trillo. Idinitalya rin niya ang mga naging struggle noong nagsisimula pa lang tulad ng makisabay sa production staff para umuwi dahil wala siyang sariling sasakyan noon. At sa totoo lang, mahirap maging mahirap kapag nag-umpisa kami ng artista. I remember going around our neighborhood, knocking on doors para lang humiram ng damit para may maisuot ako sa tapings. Many months ago, I was presented an opportunity by GMA7 to do teleseries for them. A place where I haven't even set foot in. A place that is not my comfort zone. For many months, I have reflected on so many things about my life. I have also embraced many changes in my life. Hanggang sa natuloy na nga kahapon ang ikinagulat ng marami. Ang maging kapuso, si Bea. I am an actress. I am here to create. That is my purpose. And that is my task. I owe that to my audience. And though goodbyes are always painful, I know that this journey will lead me to a door of many opportunities and new learnings. And growth, change is always scary, but it can also be beautiful. Matapos ang contract signing, sunod-sunod ang naging interview ni Bea mula sa Entertainment Press hanggang sa iba't ibang Kapuso regional shows.
naghahanda na rin siyang mag-shoot ng isang episode sa Kapuso Mo, Jessica Soho, para ipakita ang kanyang farm sa Zambales. Ikinwento rin sa akin ni Bea na sandali muna siyang magpapahinga sa Amerika. Ito raw ay isang matagal ng plano. Sa pagbalik Pilipinas niya, sisimula na niya ang sunod-sunod na proyekto sa Kapuso Network. Habang nasa isang Zoom meeting si GMA Films President Annette Gosson Valdez at First Vice President for Program Management Joey Abakan, hinila nila si Bea para batiin ng isa sa kanyang matalik na kaibigan. Ano na? Makikita ba kita dito? Kilahin mo na! Diga na! Surprise ka ba? Oh, I think the surprise din siya. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. And that's it for my chika from home this week. Ako po si Iya Arellano. Happy weekend, mga kapuso! Miss Mel, Sir Mike, Miss Vicky. Thank you, Iya. Salamat, Iya. And welcome happy to weekend. GMA. Happy Bea. Weekend, Iya. At yan ang mga balita ngayong Biyernes. Ako po si Mel Tianco. Ako po si Vicky Morales. Ako po si Mike Enriquez. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, servisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita. Nakatutok kami 24 oras. We'll be right back.